Hepe ng lungsod ng General Atrias Cavite, naharap sa patong-patong na reklamo matapos mapag-alaman ni Idol Rapi Tulpo sa provincial na direktor na pinagpamping nga ng mahigit 100 si Darren Peña Redondo ayon sa mga testigo na kasama niyang nahuli. Samantala, nauna na nga itinanggi ng hepe ng polisya sa lungsod ng General Atrias ang physical na pagpapahirap sa mga nahuhuli nga lumalabag sa quarantine protocols matapos na maging viral ang balita ng isang lalaki matapos mawalan ng buhay dahil sa pagod mula sa natanggap na parusa. Batay sa naging panayam ng News 5 kay Police Lieutenant Colonel Marlo Solero, General Atrias City Police Chief, sinabi ng hepe na wala silang physical na pagpaparusa, gayunpaman hindi naman daw nila kukonsintihin kung sakaling mapatunayan na pulis nga ang nasa likod ng naturang insidente. So sa claim po ng pumping, wala po kami nga binibigay ng ganoong punishment sa kanila. Instead, we're conducting lectures po, pahayag ni Solero. Samantala, nagbigay rin ng kanyang opisyal na pahayag General Atrias City Mayor Oni Ferrer ukol sa naturang balita. Anya, ang pamunuan ng pamahalaan ng lungsod ng General Atrias kabilang ang inyong lingkod ay nagpapahalaga sa mga ipinapatupad na patakaran, pangkalusugan o public health standard upang maiwasan ang lalong pagdami ng pandemic. Sa pagpapatupad ng nasabing patakaran, kailanman ay hindi naging parte ng ating pulisya ang pananakit o pagpapahirap sa sinumang lalabag dito. Dagdag pa ng alkalde, nagsasagawa na ng investigasyon ang hepe ng kanilang kapulisan ukol sa nangyari sa lalaki. Matatandaang nitong Marso 15 lamang ay binalaan ni OIC Police General Guillermo Elizar ang kapulisan na mali at hindi dapat ulitin ang mga physical na pagpapahirap sa mga quarantine violator. Ito po ang ating latest update. Don't forget to like, share, and subscribe.